si Kesa at si Morito. Salin ni Lualhati Bautista. Mula sa Rashomon and Other Stories ni Ryunosuke Akutagawa. Unang bahagi, monologo ni Morito. Sa pagkakatingin sa buwan habang nag-iisip, naglalakad si Morito sa ibabaw ng mga lagas na dahon sa makalabas ng bakod ng kanyang bahay. Sumikat na ngayon ang buwan. Karaniwang hinihintay ko ng may pagkainip ang pagsikat ng buwan. Pero ngayong gabi, ang maliwanag na sikat ng buwan ay yanig na sumisindak sa akin. Kinikilabutan akong isipin na ang gabing ito ay magwawasak sa aking kasalukuyang sarili at gagawin akong isang karumaldumal na mamamatay tao. Isipin na lang kapag ang mga kamay na ito ay namula sa dugo. Anong kasumpa-sumpang nila lang ang magiging tingin ko sa aking sarili kapag nagkaganoon. Ang puso ko ay di mababagabag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko. Pero ngayong gabi ay kailangan kong patayin ang isang lalaking hindi ko kinasusuklaman. Matagal ko na siyang kilala. Kahit kamakailan ko lang nalaman ang kanyang pangalan, Wateru Saimonojo. Mulat sa pulpay, kilala ko ang kanyang magandang muka. Namatuklasan kong asawa niya si Kesa, totoong sandali rin akong nag-apoy sa panibugo. Pero ngayon, ang panibugo ko'y napawi na. Hindi nag-iwan ang anumang bakas sa aking isip o puso. Kaya para sa aking karibal sa pag-ibig, wala akong pagkamuhi o masamang hangarin. Manapa, mabuti ang isipin ko para sa kanya. Nang sabihin sa akin ng tiya ko, si Koromogawa, kung paano niya pinagsikapan at pinagsakitang makuha ang puso ni Kesa, nakadama ako ng isang simpatya sa kanya. Naunawaan ko na sa buong hangarin niya na mapangasawa ito, pinaghirapan pa niyang matutong sumulat ng tula. Hindi ko maisip na ang simple at nakakabagot na lalaking iyon ay sumusulat ng mga tula ng pag-ibig at isang ngiti ang gumuguhit sa aking mga labi sa kabila ng damdamin ko. Hindi ito ngiti ng pag-uyam. Naaantig ako sa pagkamasuyo ng isang lalaki na ginagawa ang lahat para makuha ang isang babae. Posible pa rin na ang kanyang masimbuyong pag-ibig ang nagtulak sa kanyang sambahin ang minamahal kong si Kesa ay nakapagdudulot sa akin ng kasiyahan. Pero mahal ko nga ba si Kesa? Ang aming pag-iibigan ay maaaring paghiwalayin sa dalawang baitang, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Minahal ko siya bago siya ikinasal kay Wataru. O iyon ang aking palagay. Pero ngayon tumitingin ako sa aking puso. Nakikita ko na marami akong motibo. Ano ang gusto ko sa kanya? Siya ang klase ng babaeng kinadaramahan ko ng mga hangaring makalaman kahit noong mga panahong ako'y wala pang bahidungis. Kung mapahihintulutan ang eksaheradong pahayag, ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi hihigit pa sa isang sentimental na bersyon ng motibong nagtulak kay Adan sa piling ni Eva. Malinaw ito sa mga pag-aalinlangan ko na patuloy siyang mahalin kung sakaling ang aking hangarin ay natupad. Bagamat nanatili siya sa isip ko sa sumunod na 3 taon, pagkaraang maputol ang aming ugnayan, hindi ko tiyakang masasabi na mahal ko siya. Sa kasunod na pakikipag-ugnayan ko sa kanya, ang pinakamalaking pinagsisisi ko ay iyong hindi ko siya nakilala ng lubos. Pinarurusahan ng kawalang kasiyahan, nahulog ako sa kasalukuyang relasyon na gumigimbal sa akin. Gayunman, alam kong mangyayari. Ngayon itinatanong kong muli sa aking sarili, mahal ko ba siya talaga? Nang makita ko uli siya 3 taon pagkaraan sa pagdiriwang nakaugnay ng pagkakayari ng tulay ng Watanabe, ginawa ko ang lahat ng paraan para makita siya ng patago. Sa huli, nagtagumpay ako. Hindi lang ako nagtagumpay na makita siya, kundi inangkin ko pa ang kanyang katawan na gaya ng pinapangarap ko. Sa pagkakataong iyon, ang panghihinayang na di ko siya nakilala ng pisikal ay hindi ang tanging nangingibabaw sa akin. Nang maupo ako sa tabi niya sa nababanigang silid ng bahay ni Koromogawa, napansin ko na malaking bahagi ng aking panghihinayang ang naglaho na. Malamang na ang aking hangarin ay pinahina ng pangyayaring hindi na ako malinis. Pero ang pinakapangunahing dahilan ay hindi siya ang inaasahan kong magiging siya. Nang magkakaupo kami magkaharap, natuklasan ko na hindi siyang imahen na malabantayog na kagandahang binuo ko sa isip ko sa nakaraang 3 taon. Malayo siya sa idolong pinakaasam-asam ko sa aking puso. Ang kanyang muka
na makapal na nakukulapula ng matingkad na pulbos ay pinaglahuan na ng malaking bahagi ng dating kasariwaan at makinis na panghalina. Sa ilalim ng mga mata niya ay nakahugis ang nangingitim na guhit. Ang tanging hindi nagbago sa kanya ay ang kanyang malilinaw, bilog, maiitim na mga mata. Nang makita ko siya sa bagong paningin ito, nagimbal ako. At sa kabila ng aking damdamin, ay di ko napigilang iiwas ang aking mga mata. Kung gayoy, paano ko nagawang makipagtalik sa isang babaeng napakanipis ng pagkakabigkis ko? Una ay itinulak ako ng kakatuwang kagustuhan na mapangibabawan ang dating hangarin ng puso ko. Sa pagkakaupong magkaharap, binigyan niya ako ng isang eksageradong kwento ng kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Wala siyang iniwan kundi hungkag na alingaungaw sa aking tainga. Mayroon siyang hambog na ideya tungkol sa kanyang asawa. Naisip ko, mahinala rin ako na maaring ito'y tulak ng kanyang kagustuhang wag nang pagningasin pa ang aking pagnanasa. Kasabay nito, patindi ng patindi ang dating hangarin kong ihantad ang kanyang kasinungalingan. Bakit itinuturing ko iyong kasinungalingan? Kung sasabihin ninyo sa akin, minamahal ko mambabasa, na ang sariling kayabangan ko ang nagtulak sa akin para maghinalang kasinungalingan ang kanyang pahayag, hindi ko maitatatwa ang inyong bintang. Ano't anuman, pinaniniwalaan ko noon at pinaniniwalaan ko hanggang ngayon na iyon ay kasinungalingan. Pero hindi ang hangaring makapanlupig ang tanging ngumangat-ngat sa akin ng mga sandaling iyon. Pinamumulahan akong banggitin ito. Pinangingibabawan ako ng pagnanasa. Hindi iyon basta pangihinayang lang na hindi ko nakilala ang kanyang katawan. Iyon ay hamak na kalibugan mismo na ni hindi nangangailangan na ang kabilang panig ay maging ang babaeng iyon. Marahil ay walang lalaking umarkila ng babae sa isang bahay putahan na magiging mas hamak pa sa akin ng mga sandaling iyon. Ano't anuman, batay sa ganyang iba't ibang motibo, nagkaroon ako ng relasyon kay Kesa. O manapa, inalisan ko siya ng danghal. Bilang pagbalik sa unang tanong na binitiwan ko, hindi ko na kailangang itanong pa ngayon sa aking sarili kung mahal ko siya. Nang matapos ang lahat, sapilitang ibinangon ko siya sa aking mga bisig. Ang babaeng ito na umiiyak na ibinagsak ang kanyang sarili. At nagmukha siyang mas walang danghal kaysa sa akin. Ang kanyang nakasabog na buhok at nagpapawis na katawan. Ang lahat ay indikasyon ng kapangitan ng kanyang isip at katawan. Hindi kamali ang sabihin na simula ng araw na iyon, sa puso ko'y nagkaroon ako ng bagong pagkamuhi sa kanya. At ngayong gabi, papatayin ko ang isang lalaking hindi ko kinamumuhian para sa kapakanan ng babaeng hindi ko iniibig. Patayin natin si Wataru. Bulong ko sa tainga ni Kesa. Baliw na nga ako para gawin ang napakagarapal na mungkahing iyon. Wala sa loob na inihiga ko sa tainga niya ang nakaraang hangarin ko na hamunin ng laban si Wataru at pagwagian ang kanyang pag-ibig. Ano't anuman, patayin natin si Wataru, bulong ko. At tiyak na bumulong ako nang nagtatagis ang mga ngipin sa kabila ng aking damdamin. Kapag naaalala ko ngayon, hindi ko masasabi kung ano ang nag-udyok sa akin para gawin ang padalos-dalos na bagay na iyon. Ang tanging naiisip ko bilang paliwanag dito ay ginusto kong tagpian ang relasyon sa kasalukuyan. At habang tumitindi ang paghamak at pagkasuklam ko sa kanya, lalo kong kinaiinipan na mawasak ko ang kanyang danghal. Wala nang mas aangko pa sa mga layuning ito kundi patayin ang asawang ipinangangalanda kanyang mahal niya at makuha ang kanyang pagsang-ayon mula sa kanyang pagpapatumpik-tumpik. Kaya tulad sa isang lalaking binabangungot, nakapanaig ako sa kanya na maisa katuparan namin dalawa ang pagpatay na hindi ko gusto. Kung iyan ay hindi sapat para ipaliwanag ang aking motibo sa pagmumungkahing patayin si Wataru, wala nang paliwanag na dapat tangkain, maliban sa isang kapangyarihang banyaga sa mga mortal. Marahil ay demonyo o diablo, ang nagtataboy sa akin sa makasalanang daan. Nagpupumilit at paulit-ulit na ibinulong ko ang ganoot-ganoon ding bagay sa tainga niya. Sa huli, nag-angat siya ng mukha at sinabi, "Oo, dapat mo ngang patayin si Wataru." Hindi lamang ako na sorpresa sa biglang pagsang-ayon niya, kundi nakakita ako ng mahiwagang kinang sa kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Taksil na babae. Iyon ang naging tingin ko sa kanya. Gumuhit sa nagiinit na utak ko ang iglap na pagkabigo at paghihilakbot. At oo, pagkasuklam. Kung maaari lang, ay babawiin ko ang pangako ko noon din. Sa gayoy mapangangalanan ko siyang mga apid. At ang aking konsensya ay makapagkakandong sa makatuwirang pagningit-ngit. Pero hindi ko nagawa.
Inaamin ko, agad kong nakita na imposible iyon sa saglit na bigla siyang tumitig sa akin. Nagbago na ang kanyang anyo, na para bang nakita niya ang laman ng aking puso. Nahulog ako sa malungkot na kalagayang pakikipagtipan para paslangin ang kanyang asawa dahil sa takot ko na paghigantihan niya ako kapag nabigo akong tuparin ang aking bahagi sa usapan. Ngayon, ang takot na ito'y mahigpit at matatag na dumaklot sa akin. Magtawa kayo kung ibig ninyo sa aking karuwagan. Ito ang gawa ng isang hindi nakaaalam kung gaano kahamak ang kanyang kalaguyo. Kapag hindi ko pinatay ang kanyang asawa, papatayin niya ako sa kahit na anong paraan. Kailangan kong patayin ang kanyang asawa at kung hindi, papatayin niya ako. Desperadong naisip ko. Sa pagkakatingin ko sa kanyang walang luha pero umiiyak na mga mata. Pagkatapos kong bitiwan ang aking pangako, hindi ba may nasilip akong ngiti sa kanyang bibig at biloy na gumuhit sa kanyang maputlang pisngi? Ay, dahil sa kasumpasumpang pangakong ito, idadagdag ko ang krimen na buktot na pagpaslang sa pinakamaitim na pusong maaaring maisip. Kung tatalikuran ko ang nakatakdang pakikipagtipan na maganap ngayong gabi, hindi. Pinagbabawal iyon ang aking pangako. Lagpas ito sa kaya kong batahin. Isa pa, natatakot ako sa kanyang paghihiganti. Totoong totoo ito. Pero may iba pang naguudyok sa akin na gawin iyon. Ano ito? Ano ang malaking kapangyarihang iyon na nagbubunsod sa akin sa duwag na ako para patayin ang isang inosenteng lalaki? Hindi ko masasabi. Pero posibleng hindi maaari. Pinandidirihan ko siya. Kinatatakutan ko siya. Kinasusuklaman ko siya. Pero gayunpaman, maaari ring dahil mahal ko siya. Si Morito, na patuloy sa paglalakad, ay hindi na nagsalita pa. Ang pag-awit ng isang balada ay pumailang lang sa gabi. Ang isipan ng tao ay nasa dilim. Walang ilaw na makapagbigay liwanag. Nagsisindi ito ng apoy ng makamundong paghahangad upang humayo at lumitaw sa loob lang ng isang iglap. Ikalawang bahagi. Monologo ni Kesa. Gabi, sa ilalim ng isang lampara, nakatayo si Kesa, nakatalikod sa ilawan. Nag-iisip ng malalim at kagat-kagat ang manggas ng kanyang kimono. Darating ba siya o hindi? Ewan ko. Imposibleng hindi. Lumulubog na ang buwan pero walang marinig kahit isang yabag. Kaya maaaring nagbago ang isip niya. Kapag hindi siya dumating, araw-araw ako mabubuhay sa kahihiyan tulad sa isang puta. Paano ako nalubog sa kahihiyan at kasamaan? Mawawalan ako ng dangal at tatapak-tapakan na lang sa pagkakabilad ng kahihiyan ko. Gayon may kakailanganin kong manahimik na parang pipi. Kapag nagkagayon ay dadalhin ko hanggang kabila ng libingan ang aking pagsisisi. Sigurado akong darating siya. Mula noong nakaraang araw, iyon na ang aking pananalig. Natatakot siya sa akin. Kinasusuklaman niya ako at pinandidirihan. Gayunpamay, natatakot siya sa akin. Talaga, kung ang aasahan ko lang ay ang sarili ko, hindi ako makasisiguro sa kanya. Pero umaasa ako sa kanya. Umaasa ako sa kanyang pagkamakasarili. Umaasa ako sa buktot na takot na pinupukaw ng pagkamakasarili sa kanya. Pero ngayong hindi ko na magawang umasa sa sarili ko, napakahama ko ng nilalang. Hanggang noong 3 taon na ang nakararaan, ay may tiwala ako sa aking sarili. At higit sa lahat, sa aking kagandahan. Mas matapat kung sasabihin nating hanggang noong araw na iyon, kaysa noong 3 taon na nakararaan. Noong araw na iyong makita ko siya sa silid ng bahay ng aking tiya, isang sulyap sa kanyang mga mata at nakita ko ang aking kapangitan na nasasalamin sa kanyang isip. Kinausap niya ako na masuyo at mapagmahal, na akala mo'y walang problema. Pero paano pa maaaliw ang puso ng isang babae sa sandaling matuklasan niya ang kapangitan ng kanyang pagkatao? Naggimbal ako, nayanig, nagdalamhati. Di hamak na mabuti pa ang nakasisindak na pagkabalisang dala ng paglalaho ng buwan na nakita ko sa aking kamusmusan sa mga bisig ng aking tagapag-alaga. Kung ihahambing sa malamultong pagkalunos na nagpakulimlim sa isipan ko ng mga sandaling iyon. Naglahong lahat ng pangarap at pangitain sa aking puso. Ang kalungkutan ng isang maunos na madaling araw ay tahimik na bumalot sa akin. Ngatal sa kalungkutan. Sa huli ay sinuko ko ang aking katawan na para na ring patay sa mga bisig na lalaking hindi ko iniibig, sa mga bisig ng isang makamundong lalaki
na nasusuklam at nandidiri sa akin. Hindi ko na ba makakaya ang aking kalungkutan nang buong linaw na maipamukha sa akin ang aking kapangitan? Sinikap ko bang mailibing ang lahat sa hibang na sandaling iyon na sumubsob ako sa kanyang dibdib? O itinutulak din ako ng kahiyahiyang paghahangad lang na gaya rin niya? Maisip ko lang iyon ay nilulukob na ako ng kahihiyan. 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 Lalo na noong ilayo ko na ang aking sarili sa kanyang mga bisig. Hiyang-hiya ako. Ang pagkainis at kalungkutan ay naghatid ng walang katapusang luha sa aking mga mata. Sa kabila ng pagsisikap ko na huwag umiyak. Hindi lamang ako nagdadalamhati sapagkat nawalan ako ng dangal. Higit sa lahat ay nahihirapan ako at nagdurusa dahil ako'y pinandidirihang tulad sa isang asong ketongin na kinasusuklaman at pinarurusahan. Ano ang aking nagawa mula noon? Ang meron lang ako'y ang pinakamalabong alaala niyon na para bang isa iyong bagay na malayong nakalipas. Natatandaan ko lang ang kanyang mababang tinig na bumubulong. Patayin natin si Wataru. At dumampi sa aking mga tainga ang kanyang bigote habang ako'y humihikbi. Pagkarinig ng mga salitang ito, kakatuwang nakadama ako ng sigla. Oo, sumigla ako at lumiwanag na tulad ng isang sinag ng buwan. Kung ang sinag ng buwan ay matatawag na maliwanag. Bakit hindi? Hindi ba ako inaliw ng mga salitang ito? Ay, hindi ba ako? Hindi ba ang isang babae isang nilalang na nakadarama ng kaligayahan sa pag-ibig ng isang lalaki, sukdulang patayin niya ang sarili niyang asawa? Nagpatuloy ako sa pagluha sa loob nang may malungkot at masiglang pakiramdam na tulad sa sinag ng buwan. Kailan ako na nga akong makipagtulungan sa pagpaslang sa aking asawa? Noon lamang pumasok sa isip ko ang aking asawa. Matapat kong sinasabing noon lang. Hanggang sa mga oras na iyon, ang isip ko'y buong-buong nakatuon sa aking sarili at sa aking kahihiyan. Pagkaraay nakita ko ang larawan ng nakangiting mukha ng aking asawa. Malamang na nang sandaling maalala ko ang kanyang mukha, gumuhit sa isip ko ang plano. Nang mga sandaling iyon ay desidido na akong mamatay at ikinagagal ako ang aking desisyon. Pero nang huminto na ako sa pag-iyak, nang magtaas ako ng muka at tumingala sa kanyang muka para matagpuan ang kapangitan kong nasasalamin doon, dama ko'y naglahong lahat ng aking kaligayahan. Ipinagunita nito sa akin ang kadiliman ng paglalaho ng buwan na nakita ko kasama ang aking tagapag-alaga. Iyon, tulad ng nangyari, ay iglap na nagpalaya sa lahat ng masamang espiritong nagtatago sa ilalim ng aking kaligayahan. Dahil nga ba sa pagmamahal ko sa aking asawa, kaya mamamatay ako para sa kanya? Hindi, kundi dahil lang sa reasonableng pangangatwirang ito. Ibig kong pagbayaran na pagkakasala kong pakikipagtalik sa iba. Dahil walang tapang na magpakamatay, nasa akin ang buktot na hangaring makapag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao. Ang kabuktotan kong ito ay maaari na rin sigurong palampasin. Sa ilalim ng pagkukunwaring mamamatay ako para sa aking asawa, hindi ba ako nagpaplanong ipagiganti ang aking sarili laban sa pagkamuhi sa akin ng aking kalaguyo, sa kanyang pandidiri sa akin, sa kanyang buhong na pagnanasa? Pinatutunayan ito ng isang sulyap sa kanyang mukha na pumawi ng mahiwagang kislap na tulad ng mapulang liwanag ng buwan at nagpalamig sa aking puso sa matinding pagdadalamhati. Mamamatay ako hindi para sa aking asawa, kundi para sa aking sarili. Mamamatay ako para parusahan ang aking kalaguyo sa pananakit niya sa aking puso at para sa aking hinanakit sa pagdungis niya sa aking katawan. Ay, hindi lang ako walang karapatang mabuhay, kundi wala rin karapatang mamatay. Pero ngayon, gaano kainam pang mamatay na lang kahit sa pinakakahiyahiyang paraan kaysa mabuhay? Nakangiti ng pilit, paulit-ulit kong ipinangako na papatayin namin ang aking asawa. Dahil matalas ang pakiramdam niya, marahil ay natunugan niya sa mga salita ko kung ano ang mangyayari kapag hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Kaya mukhang imposible na pagkatapos niya mangako ng ganoon, ay aatrasan niya iyon. Tunog ba iyon ng hangin? Kapag naiisip ko na ang mga dinaramdam ko mula noong araw na iyon ay matatapos na sa wakas ngayong gabi, nakakahinga ako. Tiyak na ang bukas ay maghuhunos ng kanyang malamig na liwanag sa aking katawang walang ulo. Kapag nakita iyon ang aking asawa, siya'y hindi ko siya iisipin. Mahal ako ng aking asawa, pero wala akong lakas na gantihan ang kanyang pag-ibig. Isang lalaki lang maaari kong mahalin. At ang lalaking iyon ay darating ngayong gabi para patayin ako.
Kahit ang gaserang ito'y napakaliwanag para sa akin, akong pinahihirapan ng aking mangingibig. Hinipa ni Kesa ang ilawan. Hindi nagtagal at narinig ang mahinang tunog ng isang nabuksang kandado at bumaha sa loob ang maputlang sinag ng buwan.